Nakatayo ako sa harap ng aking kanbas. Higit kumulong 30 bata ang tuturuan ko ngayon. Ang pinakabata sa tuturuan ko ay nasa edad 7. Ang pinakamatanda naman ay nasa 10. Wala dito ang mga mas bata dahil iba naman ang activity nila ay ibang volunteer ang hawak. Una kong pinaalala sa kanila ay ang paghahalo ng mga kulay. Ipinakita ko na pag pinaghalo ang yellow at blue, nagiging green ito. Red at yellow, nagiging orange. Blue at red, nagiging violet. May mga prutas sa harapan namin. Naroon ang mangga, watermelon, grapes, at orange sa ibabaw ng mesa. Noong isang taon ay mga bulaklak ang pinapint ko sa kanila. Ngayon naman ay naisipan kong mga prutas ang magandang gawin. Pwede kayong maglaro sa mga kulay, lalo na sa background ng mga prutas. Sambit ko habang inaayos ang sarili kong painting. Cover din ito ng ilang mitya. Hindi nga lang kasing dami noong event, pero meron pa rin nagdodocument sa ginagawa ng mga bata. Umayos ako sa pagkakaupo ko. Tahimik ang mga bata at seryoso sa mga ginagawa. Alam kong halos lahat sa kanila ay magagaling na dahil ito ang palaging ginagawa sa mga workshop. Tumayo ako at tiningnan ang painting ng bawat isa. Isang Nueve Años ang nagpakitang gilas sa pagkopya ng mabuti sa mga prutas. Ang galing mo! Ngiti ko sa batang nagulat sa sinabi ko. Tiningala niya ako at ngumiti siya. Ate, ayos lang ba kung imbis na misa ang pagtutungtungan ay lagyan ko ng basket? Tanong niya. Of course, syempre. Bumaling ako sa mga batang nakikinig sa usapan namin. Pupwede kayong lumikha ng kahit ano, kahit anong gusto nyo para sa mga prutas. Kung tingin nyo ay mas maganda kung nakalagay sa ibang bagay ang mga prutas, pwede ninyong dagdagan ang mga detalye. It's all up to you. Sa painting, walang tama o mali. Ang lahat ng ito ay ginagawa para mailarawan ang ating nararamdaman. Sabi ko. Nakita kong ang isang mas bata ay may ibang painting. He didn't paint the frogs. He painted something strange, almost abstract. Naroon ang kulay ng mga prutas, ngunit hindi hugis prutas ang mga iyon. Ano yung ginagawa mo? Tanong ko gamit ang banayad na boses. Mga prutas po. Hindi niya ako nilingon. Ngumiti ako. I like it. Hindi ko maalis ang mga mata ko sa kanyang ginagawa. Para itong mga kulay na natapon lang sa kanyang papel. Resembling the color of the fruits on the table. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Umikot ako sa lahat ng mga bata para matingnan kung kamusta ang ginagawa. Ang iba sa kanila ay may itim na background. Ang iba naman ay masasayang kulay ang gamit. Napatingin ako sa hamba ng pintuan. Logan was standing right there, watching all of us. Napalunok ako. Unlike his usual formal suits, ang suot niya ngayon ay dark blue na polo shirt at dark na maong pants. The material of his polo used every muscle of his upper body. Napagtanto kong hindi lang siya tuwing formal gwapo. Kahit na casual lang, ay nakakatamimi pa rin siya. Lumunok ako nang papalapit na sa kanya. Kitang-kita ko ang mga mata niyang pinapasadahan ng tingin ang mga batang nasa harap ko. You okay? Want to go home? Tanong ko. Nanonokso. I'm pretty sure he's bored now. Sino ba naman kasi ang magbabalak na sumama sa ganitong event? Mahilig ako sa mga ganito, kaya kung ako ang tatanungin, maaaliw ako. I don't think Logan like these things. Kung paano siya nakakatagal ng mahigit isang oras, ay hindi ko alam. I didn't know you can handle children very well. Sabi niya. Binaliwala ang tukso ko. Napatingin ako sa mga batang
seryoso sa ginagawa. Halos walang nag-uusap at nakataon ang lahat sa kanilang gawa. I've been doing this for the past 3 years. At may mga nakababata akong kapatid. I'm familiar with kids. You should paint more. Tapusin mo yung ginagawa mo sa canvas. Nilingon ko siya. And I'll leave you here. If you have an appointment, it's fine, Logan. I'm sure may mas importante ka pang magagawa sa araw na ito bukod sa panonood sa mga bata. Bago ko pa marinig ang isasagot niya, ay nakarinig na ako ng pag-iyak ng isang bata. Bumaling agad ako sa bandang kanan kung saan ko narinig ang pag-iyak. Walang pag-aalinlangan kong nilapitan ang isa sa mga pinakabatang naroon. Oh, anong nangyari? Tanong ko habang inaayos ang buhok ng batang babae. Sumasabog na ito sa kanyang mukha dahil sa luha at pawis. Umiiyak lamang siya. Wala siyang sinabi ni isang salita. Tiningnan ko ang mga gamit niya. Nakita kong natapon ang mga pintura sa kanyang gawa. Naisip ko kaagad na ayun ang pinoproblema niya. Oh, huwag ka nang umiyak. Papalitan na lang natin itong papel mo. Sabi ko. Umiyak lamang siya. Walang sinasabi sa akin. Humihikbi ang bata kaya habang kumukuha ako ng papel ay hinahagot ko ang kanyang likod. Oh, ito. Papalitan ko na para maayos na. Sabi ko. Tinatahan ng bata. Uulit na naman ako. Umalingaw nga ulit ang kanyang pag-iyak. Napatingin na ang mga bata sa amin. May isang batang lumapit para aluin ang umiiyak, ngunit tinulak niya lamang ito. Shh, baby, tutulungan ka ni ate. Ako ang bahala. Sabi ko sabay sinya sa lumapit na bata na ayos lang ito. Mahuhuli na ako, mahuhuli na ako. Umiiyak pa siya lalo. Hindi ka mahuhuli. Hihintayin ka naman ng lahat. Tutulungan naman kita para hindi ka mahirapan. Banayad kong sinabi, sabay ayos sa buhok ng batang babae. Ang kulot-kulot niyang buhok ay dumidikit na sa kanyang pisngi. Humikbi siya, ngunit hindi na nagsalita. Pinunasan ko ang luha niya gamit ang aking mga daliri. Nginitian ko siya. Ang tanging nagawa niya ay ang tumitig sa akin. Isang kalabog ang narinig ko at may isa pang umiiyak na bata. This time, it's a boy. Nilingon ko kung saan banda ang batang umiiyak. Kitang-kita ko na natapon ang mga pintura sa sahig. Tumayo ang batang katabi nito at nilapat ang papel malayo roon para hindi matapunan ng pintura. Nakita kong may lumapit na taga-foundation sa batang umiiyak, ngunit mas lalo lamang itong sumigaw. Naubos na ang pintura ko! Sigaw ng batang lalaki sa pinturang nasa sahig. Tatayo na sana ako para pagtuunan iyon ng pansin habang ang taga-foundation ay nililinis ang pintura, ngunit ang batang babae ay nakahawak na sa aking damit. Ate, turuan mo ako! Sabi niya, naiiyak pa rin. Kinagat ko ang labi ko at binigay na sa kanya ang aking atensyon. Sige, kunin mo yung brush mo. Umalingaw-ngaw ang iyak ng batang lalaki. Bumaling ulit ako sa kinaroroonan niya. Gusto ko sana siyang daluhan, ngunit paano kung iiyak na naman ang batang babae sa tabi ko. Hinampas-hampas niya ang babaeng taga-foundation. Ayaw niya itong lumapit sa kanya. Paano ate? Tanong ng batang babae sa akin. Kitang-kita ko ang paglapit ni Logan sa taga-foundation. Nako sir, pasensya na. Ganito po talaga ito kapag nagtatantroms. Anang taga-foundation kay Logan. Umiyak ang bata at napatingin kay Logan. His air is still the same, authoritative and absolute. Tinitigan niya ang bata. May nakita akong kakaibang emosyon sa kanyang mga mata, ngunit sa isang iglap
ay nawala din ang mga ito. Marami pa akong pintura. Gusto mo pa? Tanong ni Logan. Natapon na iyong akin. Natapon na iyong akin. Paulit-ulit na sigaw ng bata. Ryan, tama na. Anang taga-foundation nang nagsisigaw na ang bata. I have this. I have more of it. Gusto mo ba? Tanong ni Logan sa bata, sabay pakita sa mga acrylic paints na binili namin kahapon. Hindi iyan akin! Hindi yan! Sigaw noong bata. Napangiwi ako. I think this is too much for Logan. Tatayo na sana ako at prosigido ng pansamantalang iwan ang katabi kong bata nang nakita kong tumabi siya sa bata. Sa'yo na to, ibibigay ko yan sa'yo. Marin ang pagkakasabi niya. Napatingin ang bata sa mga binigay ni Logan sa kanya. Ngumuso ako habang tinitingnan siyang kinukuha ang brush ng batang lalaki. Tuturuan kita. Gamitin natin ang mga pinturang ito. Anya, sabay bigay sa bata ang brush. Hinawakan ni Logan ang kamay ng bata at dinampi ang brush sa panibagong set ng mga pintura. Napangiti ako. Parang may kumukurot sa aking puso. Parang may humahawak sa parting kahit ako ay hindi ko mahawakan. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanilang dalawa. Dinampi ni Logan ang brush sa papel at natahimik na ang batang lalaki. Naaliw ito sa pagturo ni Logan kung paano ilagay ang pintura. Bumaling ako sa gawa ng batang babae. Ngumiti ako sa nag-aabang ng mga mata sa akin at isinantabi ang emosyong ayaw ko sanang maramdaman. Subukan na natin. Tanong ko sa batang babae sa tabi ko. Tumango siya. May kaunting luha pa sa gilid ng mga mata niya. Ngumiti ako at inalis ang kaunting botel ng luha. The workshop ended well. Inayos ko na ang mga gawa nila sa binyo. Inaayos ko ang bawat stand para maganda tingnan. Mamaya ay titingnan ito ng mga taga-foundation at maaaring iproseso para maging kwadro bago ilagay muli sa mga exhibit o ibinta. Tumulong din ako sa paglilinis sa binyo. Logan helped with the stands to. Dito lang po. Diyan. Sabay turo ng taga-foundation sa paglalapatan ni Logan ng stand. Ngumiti ang matandang babae. Nakakulay pink na polo shirt siya. Marami silang tagapangalaga, ngunit hindi ko pa nakikilala ang lahat. Isa lang ang naipakilala sa akin at ang alam ko ay siya ang sumama sa mga bata para makakain pagkatapos ng workshop. Pasensya na po kanina, sir. Naabutan kong sinasabi ng matandang babae kay Logan. Matampuhin talaga iyong si Ryan. Grabe iyon kung magalit. Walang problema. Nagustuhan ko naman ang pagtulong. Ani Logan. Ngumuso ulit ako. Namataan ni Logan ang pagtingin ko sa kanya. May puso pala siya. Didn't know monster will capable of caring. Nananakit talaga iyon. Siguro ay dala na rin na nakita niya sa mga magulang niya ang pang-aabuso. Tsaka isa iyon sa mga bago lang. Kamamatay lang ng ina noon. 3 buwan pa lang siya sa foundation. Lumapit ako sa dalawa. Kitang-kita ko ang pag-iiba ng ekspresyon ni Logan. I can even see anger in his eyes. Ngunit saglit lamang iyon. Isang korap niya ay nawala ang lahat ng emosyon at napalitan ng pagiging blangko. Anong nangyari sa mga magulang ni Ryan, Nay? Tanong ko. Laging nag-aaway ang mga magulang noon. Nagkakasakitan, kaya pati siya nasasama sa away at nasasaktan din. 3 buwan na ang lumipas nang pinatay ng ama ni Ryan ang kanyang ina. Noong unang buwan niya dito, sinasaktan niya ang ibang bata. Umiling ang tagapangalaga. Mabuti na lang ngayon at iniiyak niya na lang ang lahat. Nananakit pa rin siya? Tanong ko. Napatingin ako kay Logan
na seryosong nakikinig. His jaw was tense and I couldn't help but stare at him. Minsan, kanina, tuwing takot siya o nagagalit, pero kapag maayos ang pakiramdam, hindi na masyado. Tumangaw ako. Nako, maraming salamat sa pagiging pasensyosa ninyo sa mga bata. Nagulat ang tagapangalaga sa sinabi ko. Tumawa siya. Trabaho ko to, tsaka mababait pa rin naman ang mga batang ito. Nakakaawa at masakit ang dinanas nila sa murang edad. Kaya nga po, nakakamangha na hindi nyo sila sinusukuan. Kahit gaano pa sila kahirap i-handle, ay nariyan pa rin kayo. Napangiti ako. Maraming salamat. Ano ba yan? Kami ang dapat magpasalamat sa inyo. Palipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Logan. Salamat Miss Portia at Sir Logan sa uulitin sana. Ngiti niya. Ay, anong pangalan ninyo, Nay? Tanong ko. Tawagin niyo na lang akong Nanay Lira. Ngumiti ako kay Nanay Lira. Sige, Nay. Halika, tulungan na kita sa paglilinis. Nako, maraming salamat. May mga janitor naman. Kaso nakakayang iwan na lang ng basta ang mga kalat ng mga bata. Habang nagsasalita si Nanay, ay nagwawalis na siya. Nakangiti lang ako habang tumutulong na rin. Bumaling ako kay Logan na ngayon ay seryoso pa rin ang ekspresyon. Nang nakita niyang nakatingin ako sa kanya, ay bagyang umaliwalas ang kanyang mukha. How can I help? Tanong niya. Nakita kong may kaunting pintura sa kanyang damit. His white polo got stained. Tumawid ako sa pagkakatayo. Nakita ko rin na may pulang pintura sa wrist. Nagulat siya nang nagmartsa ako palapit sa kanya. Muntik na siyang umatras kaya natawa ako. What? Mukha siyang takot. You got something on your wrist at mayroon din sa iyong polo. Do you have an extra t-shirt? Tanong ko. I have one in my car. Anya. Kinuha ko ang kamay niya. Bumunot ako ng wet wipe sa gilid ng mesa at nagsimulang tanggalin ang pintura sa kanyang palapulsuhan. His hands are big. His fingers are long. Hindi makinis o malambot ang kanyang mga palad. Matigas iyon kaya naisip ko kung ano-ano kaya ang mga ginagawa niya. Probably gym, weightlifting, basketball, o trabaho. You got paint on your face though. Anya. Ha? Hindi mo agad sinabi? Tumingala ako sa kanya. Pumunot din siya ng wet wipes at dinampian niya ang gilid ng aking ilong. Tatanggalin ko. Anya. Nagkatitigan kami. Marahan ang pagkakatanggal niya sa pintura sa aking pisngi. Seryoso din ang mga mata niya habang tinatanggal ito. Ninanamnam ko naman ang malayang paninitik sa kanya dahil sa ginagawa. Akala ko ba tatanggalin mo iyong pintura sa kamay ko? Tanong niya nang namalayan ang pagtitig ko. You're still using your hands. How can I remove the paint? Bumaba ang tingin niya sa aking labi. Hindi ko namalayan na nahihirapan pala ako sa paghinga, lalo na dahil ganito kami kalapit. Kaya nailangan kong ibuka ng bahagya ang aking bibig para makahinga ng maayos. Damn, he's taking my breath away. Nilagay niya ang kanyang daliri sa aking baba at inangat niya iyon. Yumuko siya ng bahagya para makalapit sa akin. Pumikit ako nang nakitang pumikit din siya para salik. Iba-ibang emosyon na ang naramdaman ko simula nang natutuwa kong humalik. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang ako nakaramdam ng ibang klaseng pananabik. Pakiramdam ko ay kinukurot ang puso ko sa sobrang saya. I never thought that it's possible to feel this way. Dan! Anya nang bumitaw siya sa halik. Ngumiti siya. I'm not even sure if it's a playful and lustful smile or something that's very foreign to me. Ikaw naman sa kamay ko.
Inilapitan niya at pinakita ang kamay niyang may pintura. Tumango ako at bumalik sa kanyang palapulsuhan. May heart rest. Kahit ako ay hindi ko ito mahabol. Napag-iiwanan na ako ng sarili kong puso.